What's sa mga budget meal? Welcome sa another video ng Boy Budget Meal. Nakakadami na ako ng mga video na repair na na-upload. Pero napansin ko wala pa pala akong video na nagagawa kung saan iniisa-isa ko yung mga tools na ginagamit ko po nagre-repair ako. Kaya sa video to, isa-isain ko yung mga ginagamit ko sa bawat repair video na ginagawa ko. Tara! Maraming tools na ginagamit yung mga technician pag nagre-repair sila, pero sa videong to, isa-isain ko lang yung mga essential or mga pinaka-importante para magawa yung basic repair na kailangan mong gawin, na for example, magpalit ng LCD, magpalit ng mga parts, yung mga ganun lang. Pero yung mga micro-soldering, palit ng mga IC, hindi ko na-include yun kasi medyo advanced na yun. Ang pinaka-basic na kailangan mo, syempre screwdriver. Ang pinaka-must-have talaga dyan, palagi. Kailangan mong meron kang Phillips screwdriver na 000. Pangalawa, yung flat screwdriver. Kaso, kung sakasakaling gusto mo mag-repair ng iPhone or mga Apple product, kailangan mo rin magkaroon ng pentelope screw. Itong pentelope screw, ginagamit ito sa mga ilalim ng iPhone para matanggal yung screw dyan sa baba. Tapos kailangan mo rin ng Y na 000. Itong Y na to, para lang naman to sa mga iPhone. Kapag magre-repair ka ng mga Xperia or mga MacBook, minsan kinakailangan mo rin gumamit ng pentelope screw malaki-laki. Kaya recommended ko palaging bumili kayo ng mga gantong set na precision tools para isang bilihan lang nandun lahat. Ang sunod sa mga must-have kong kailangan kapag nagre-repair, since lahat ng phone ngayon mga splash resistant or water resistant na, majority ng mga phone ngayon naka-glue na. Para matanggal yung glue or adhesive, ang ginagamit ko na ngayon, pwede ka naman bumili ng heat gun, pero ako recommended ko lang para budget meal. Hair blower lang, yung mga mumurs lang na malakas magbuga, okay na yan. Basta lumambot lang yung adhesive, saka uminit lahat, okay ka na dito. Hindi mo na kailangan bumili ng mamahalin. Ang next naman, syempre kailangan mo yung pangkutkot sa mga gilid. Ang ginagamit ko madalas, kung nakarami na yung video na panood, favorite na favorite ko yung metal pick na to. Kasi matibay ito, saktong-sakto pangkutkot. Kaso ang problema nito, dahil matibay ito, may mga time na kapag back glass yung ginagamit mo, nababasag or na-scratch. Kaya kung sakasakaling mabigat yung kamay mo, hindi recommended to. Pwede ka naman gumamit ng ganito. Ang tawag nila dito ay screen disassembler. Mas malipis to kumpara dito sa pick, pero mas malambot din siya. So usually, ito, may isa pang variation nito, mas mahaba. Usually ginagamit to kapag kukutkutin mo yung phone, tapos pupunitin mo lang adhesive. Kung sakasakaling matigas naman, or minsan sa mga battery, kailangan mo ng matigas-tigas na gantong pangkutkot, ang next na ginagamit ko, ito, ganito. Opener kung tawagin nila to, mas matibay ito ng konti dito sa dalawa, pero mas malambot sa pick. Ginagamit ko to para sa mga battery, para maganda yung grip mo, kasi minsan masakit sa kamay pag ito or ito naman, hindi maganda yung grip, kaya minsan ginagamit ko yan. Isa pa sa mga kailangan mong pangkutkot, syempre ito, spudger. Ginagamit to para sa mga ribbon or flex, pangkurot, para hindi mo mabasag basta-basta yung mga flex or ribbon kapag hindi ka pa sanay. May isa pang variation nito, ganito naman, flat sa dulo, tapos patuloy sa dulo. Pareho lang na sila ng function, depende na lang kung paano mo gagamitin or ano pangangailangan mo. Minsan, kapag sanay ka na, pwede ka rin gumamit ng ganito, tweezer. Gustong-gusto ko to kasi pwede mo tong gamitin pang tanggal ng mga flake or minsan, pantanggal din ng mga screw. Siyempre, kapag natanggal mo yung mga screw, kailangan may organizer ka. Yung organizer, ang ginagamit ko lang naman, ganito. Magnetic pad lang para nakaayos yung mga screw mo kapag binaklas. Optional lang pala to, gumagamit din ako ng gantong, ito sa pangkotse talaga to, yung pantanggal ng mga UP sa kotse. Suction cup, gaganyan mo lang kasi ito malakas-lakas to, ginagamit ko to sa mga pag sobrang tigas talaga, ginagamit ko to sa minsan pagbaklas ng LCD ng mga iPhone or minsan yung mga backlash ng mga S-series kasi medyo matigas-tigas yun. Ito, ginagamit ako ng pera sa angat ko, sasaksakan ko ng kung ano man dito mga pangkutkot. Ito, optional din lang naman kung sakasakaling gusto mo yung screwdriver mo mag-magnetize ito, tapos kung gusto mo rin mag-magnetize ito, hindi ko alam kung natawag dito pero siguro magnetizer, search mo na lang, ilalagay ko na lang dyan sa baba para alam mo.
Ang next naman, kung sakasakali, paggipitan talaga, kailangan meron ka rin ano, soldering iron. Sa pagkabit naman, ang glue ginagamit ko, itong T7000 or B7000, pareho lang naman to. Ang pagkakaiba lang, ito mas maamoy sa color white, to kulay hay black. Ang isa pa, gumagamit din ako ng adhesive tape. Kapag gusto kong hindi permanent yung pagkakaglo ko, okay na to sa mga back glass. Yan, maganda gamitin yan. Tapos, lastly, para pag nakabit mo na yung glue, ito mga clip lang to, or pwede kang gumamit ng sipit para lang ma-secure in place yung LCD or yung phone mo para makapitan lang kapag pinapatuyo mo na yung glue. May mga iba-ibang variation yan, katulad nito. Meron kang ganito. Ito, makakuha ka sa mga Japan Home Center. Ito para sa gilid. Siyempre, kailangan mo rin ng goma. Lagi kang mag-stack ng goma. Kakailangan mo yan, promise, pag nagdidikit ka ng LCD or backglass. At ito yung mga tools na ginagamit ko kapag nagre-repair ako or nagbubuting-ting ako ng mga gadget. Kung sakasakaling gusto mong magbuting-ting or interesado kang mag-start ng journey mo, ito lang yung pinaka-basic na kailangan mo. Tapos as you progress sa pagre-repair, bili ka na lang ng mga additional. Pero pag meron ka lahat ng to, goods na talaga to. Hanggang dito na muna yung video. Kung nagustuhan yung video, hit nyo yung like. Kung hindi nyo nagustuhan, hit yung dislike. Comment sa baba kung bakit. Tapos kung may mga nakalimutan ako mga basic tools, comment nyo na sa baba para matulungan natin yung mga nanonood. Kung sakasakaling gusto nyo ng mga ganitong klaseng content, hit yung subscribe button, pati yung notification bell para updated kayo sa bawat video yung ina-upload ko every now and then. Masipag ako mag-upload, promise. Hanggang dito na lang muna ako, muliti sa Boy Budget Meal, providing you with budget solutions to your gadget problems. Kita tayo sa sunod kong video. Paalam. Para sa mga unexpected repair na kakailangan mo, lagi ka dapat na at yun lang naman yung mga tools. At yun lang naman yung mga... ano daw?